Welcome guys sa ating video tutorial. So meron ngayon tayo dito Asus na Vivobook. So yan siya no. So yan Vivobook. So problem nito is Windows niya no. Marami ng error yung Windows niya pag nag-open ng files. So nabackup na yung mga files nito no. So ipa-factory restore natin sa original na Windows niya. So hindi tayo gagamit ng pang reprogram na USB pang install. So ipa-factory reset natin siya sa original na installation niya. So mawawala din yung mga files nun no? So ibig sabihin pa-factory reset. So babalik siya sa original na factory setup niya. So lahat ng mga files mawawala. So yan, na-backup na yung mga files yan. So first na gagawin natin is yan, i-press natin yung shift no, itong shift sa keyboard yan, press natin shift, hold lang natin and then press mo dito sa yan, sa power, click natin, hold lang yung shift tapos restart natin para lumabas yung recovery mode nya. So yan, press yung ano natin, shift. So antayin natin siya mag-restart tsaka mag-reboot. Pag-boot niyan, so meron na siyang recovery mode. So ayan, para makita niyo kung paano mag self recovery sa inyong mga laptop pag may problema na. So first of all, kailangan i-backup niyo yung mga files na importante pag magre-reset. So ayan, please wait na nakalagay. So ayan no guys, lumabas na yung sinasabi ko ayan sa recovery niya. So ayan. So ayan. So i-choose natin yung troubleshoot. So ayan tayo, troubleshoot. So ayan tayo, troubleshoot. And then dito sa taas ayan, reset PC no. So ayan, nakita nyo. Dito tayo sa reset PC. So ayan. So ayan, may nakalagay keep my files, remove all files settings. So dalawa pagpipilian nyo dyan. Pero kung na-backup nyo na, mas okay na clear installation na tayo. Dito remove everything tayo. Dito tayo sa pangalawa, remove everything. Remove all yan, personal files and apps and settings. So factory reset natin siya. So ayan guys, remove natin. So continue lang natin. So mabilis lang yung mga SSD naman siya. So magagaling yung pag mag-reset po ng hard disk. So yan pag mga SSD, mas mabilis yung mag-restore. So times yan ang speed ng SSD sa hard drive. Kasi yung hard disk yung mabilis ang video na ikot para mabasa. So kaya matagal siyang mag-factory reset pag hard disk. May pag-SSD. Dead na yung write niya. So wala na siyang video na nagbabasa pa rin nakapasa sa memory agad. Pause muna natin para hindi mabay yung video. So 90% na tayo. Okay, 40% na tayo. So, pause natin ulit, 40%. So, yun, 94% na. Specs niya no. So yun yung laptop na. So bago pa ito yung laptop. So ayan siya.
problem doon sa mga Windows update. Sana kasi yung mga Windows update nagkakaroon ng bugs, minsan nagkakaproblema yung mga system ng Windows. So like nito, hindi siya ano, problem doon sa mga files na hindi na na-open, nag-error na pag nag-boot. So yan, tapos na guys, nag-restart na. So tignan natin siya mag-boot sa OS kung na-factory restore siya. So yan guys, ganun lang mag-factory restore, no? So yan, restart. So please keep your computer on plug-in. Your computer restart a few times. So ayan, nag-restart na siya guys. Pause muna natin. Baka medyo matagal yung install niya. So, ayan, 59% na tayo. Guys, nagano na siya, no? So, next natin. Country region, Philippines. Philippines, diba? To set up your device using a screen reader, turn on the radio by pressing Windows and Control and Enter. For more accessibility features, press Windows and U, or select the accessibility. Guys, finalize na. Guys, okay na sila. So ayan guys, gumagana na rin yung touchpad niya ngayon, no? So kanina ginamitan lang natin siya ng mouse. So bago ko siya i-factory restore, yung touchpad niya ayaw rin gumana.
kahit uninstall update ko yung driver, ayaw gumana. Siguro naapekto na ng Windows error niya. May problem na siguro talaga yung mga update ng Windows, kaya gano'n. So ngayon gumagana na yung touchpad niya. So ayan. So kanina ginamitan ko lang siya ng mousepad. Ay mouse. So ayan, touchpad niya gumagana na rin. So naapektuhan din ng Windows error ng mas touchpad niya. So ayan, install na lang natin siya ng Office tsaka Micro WPS. So ayan, tingnan natin yung device manager kung maka-install lahat ng hardware. Wala ba siyang problema. So ayan, naka-install naman, no? Wala namang exclamation point. Wala naman siyang other device. So naka-install naman yung biometric, Bluetooth, camera, video display, okay naman, no? So ayan. So ayan guys, no? Ganun lang siya mag-ano, factory reset ng laptop. So sundan niyo lang yung ating tutorial. Thank you and God bless. Okay na tayo.